ganyan bang iyak mo o nung lumaki ka na pinili mo na maging ganyan? Eh, ganito naman iyak mo eh. Uha! Hindi naman. Uha! Wala naman ganun eh. Tama ba ako mali? Oo. Ito mo. Kaya, huwag gayahin ang takbo ng mundo. Huwag mahalin ang mundo at ang lahat ng narito kasi lilipas siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Amen! Malapakan natin si Lord. Ayan. And next! Di ba may mga pangako tayo kay Lord? Tama? Di ba? Sino yung mga nangako kay Lord? Tuparin natin yun. Kasi yung mga pangako sa atin ni Lord ay tinutupad niya. Sobra-sobra pa. Tama? Amen. Mangangaral 5:4. Mangangaral 5:4. Then you make, when you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Ang tawag ng Diyos sa mga hindi tumutupad sa mga pangako, mga mangmang. Mangmang ang mga hindi tumutupad sa mga pangako. Kaya tuparin natin ang ating mga pangako sa Diyos. Balikan natin ang ating mga pangako sa Diyos. Uy, magbibigay na ako ng first fruits. Tuparin natin yan. Uy, ibibigay ko na ng maayos yung aking kapatid to. Tuparin natin yan. Uy, magpabagong buhay na ako. O ito na yung gagawin ko. Tuparin natin yan. May tao pa ho pa rito. Ang Kingdom of Jesus Fellowship was founded, was established October 15, 1989. Kingdom of Jesus Fellowship, also known as the KOJF, was founded, was established October 15, 1989. The actual birthday of KOJF is October 15. Nakikinig pa ba tayo? But it was registered, no? Na-register yan sa SEC para maging legal 1990. Hindi ko na maalala kung anong buwan. At itinayo ang Kingdom of Jesus Fellowship sa bahay nila Pastor Rajin. Doon nagsimula ang Kingdom of Jesus Fellowship sa kanilang bahay sa number 46, Executive Street, Conception 1, Marikina City. Doon sa kanilang parking area, doon kami nagagawain. Doon tinayo ang Kingdom of Jesus Fellowship. So ang unang umampun sa Kingdom of Jesus Fellowship ay ang pamilya ni Pastor Agi. Palakpakan natin ng Lord sa kanilang mga buhay. Then from, I believe, from 5 to 10 attendees na tayo nagsimula, no? Maliit pa na organ ang ginagamit natin, malaruan na organ, nag-organ si Pastor Raging, nagsaking nagpapaawit, kanya-kanya, yung tayo nagsimula. Pero itong January, bibili tayo ng bagong keyboard. Mga 100,000 ang bibili natin, ayaw natin na mumurahin, gusto natin mamahalin para sa Lord. Amen. Kaya yung mga bibili natin, iingatan ninyo, kasi kayo ang gumagamit niya, hindi ako. Mas lalo niyong mahalin ng Diyos. Next, itong January, bibili tayo. Bibili tayo ng mga magagandang aircon. Nakikinig pa ho ba tayo? Then, mula sa lugar na iyan ng Marikina, tayo ay napunta sa number 43, Cambridge Street, Cubao, Quezon City, corner Columbia Street. Napunta mula sa Marikina, napunta tayo ng Cubao sa number 43, Cambridge Street, Cubao, Quezon City. Lupa lang inuupahan natin, walang bubong, nakatol na lamang tayo. Doon natin naranasan, na bago tayo magawain, binubuhusan tayo ng kanibaboy. Totoo yun. Inuupahan natin yun monthly, pero upal ng lupa na walang bubong, nilalagyan lang natin kasi bawal daw lagyan ng bubong. So medyo mahirap talaga ang kalagayan ng Kingdom of Jesus Fellowship. At pagkatapos ay nalipat tayo sa T. Claudio Street, De La Peña, Marikina City. Merong bahay ng ninong ni J.I. sa likuran nun, may bakante ron. Hiniram natin yung doon tayo nagagawa in God's service. Hindi ko alam kung sino yung mga nakasama natin. Sino yung mga nakasama na sa Marikina? Umalakpak! Mga sa Marikina, Marikina, yung unang tinayo ang KOJM. Oo, oh, mapalakpak kayo, hindi naman kayo kasama ron. Sa Cambridge, umalakpak!
sa Tiglaudyo. Then pagkatapos ng Tiglaudyo, balik uli ng 43K Princess Street, Cubao, Quezon City, balik uli. Pagkatapos, nakakuha tayo ng isang lugar sa 279 15th Avenue, Cubao, Quezon City. 279 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Hindi lang lupa ang ating ating inuupahan lupa, pero hindi lang lupa ang pwede gamitin, pwedeng patayuan ng bubong ng building. 5 years contract. Doon, nagpatayo tayo. Doon natin naranasan na binabato tayo. Oo. Inuulan tayo ng hindi lang bato ng bubong. At ang pintuan ng ating church nilalagyan ng mga basurahan. Doon ko naranasan na sinusugod ang church ng nakabatan ng may barin. Doon ko naranasan yun. Nung bago pa lang itayo ang church na iyon, wala pong bubong, nakatolda, doon ako nakatira, binabantayan ko yung mga sound system. Doon ko naranasan na binibisita ako ni Satan sa gabi. Yes! Kasi nagpapakita talaga siya sa akin. Iba't ibang anyo niya. Misan para siyang dwelling matanda, binibisita niya ako. So, hindi naman ako natakot. So, doon ko naranasan na mag-anniversary tayo, kumakanta yung mga bata, nagpa-practice yung mga bata, hinahagisan tayo ng bubong. Talagang naiiyak ako talaga. Doon ko na natin naranasan na yung mga fluorescent natin sa church, merong lasing, o mga nanay na nagagalit, pinagbabasag yung salamin. I mean yung mga fluorescent, nakakaiyak talaga. Nakikinig pa po ba tayo? Walang higit na makapagkwento niya kundi ako. Glory to God. Sinama ko na to, church history. At pagkatapos po nun, mga minamahal, nalipat tayo sa Kmart Katipunan. Tama ba? Kmart na. Sino mga nasa Kmart na? Katipunan. Yan. Kmart Katipunan. Andun yung church, andun yung bahay ng full time. Nag-iigib kami ng tubig doon sa may Kmart palengke. Nako, yung tubig doon sa palengke, malakas pa yung ihi ng bata. Ang hirap mag-igib, grabe. Doon kami nakatara, full time kami. No, tapos doon, full time, tapos doon yung church. Pagkatapos noon, nalipat tayo sa Hill Building. Kung naman nagkakamali, Hill Building. Third floor yun. Yan, Hill Building. Sa Project 3, Duyan-Duyan. Medyo malapit lang dito. Malapit lang dito yun. Third floor ba yun? Second floor. Doon din kami nakatira, doon din yung church. Pagkatapos noon, napunta ang church sa Hongming, no? Hongming Restaurant, Aurora Boulevard, Cubao. Sa may second floor noon, inuupahan natin yun. Aso kada Sunday lang yun. Pagkatapos ay nalipat tayo sa from Hongming, nalipat tayo sa hindi ko alam kung Hongming ang nauna o Hill Building ang nauna. Hindi ko na maalala na gusto. Tapos nakagamit tayo sa Chowking, Cubao. Chowking, Cubao, Aurora Boulevard, corner West Point Street. Nakagamit tayo ng maraming beses dyan. Nakagamit din tayo sa Chowking sa may Sampaguita Checker Building na ngayon ay Eurotel na. Nakagamit din tayo dyan. O saan-saan na tayo napunta, no? At pagkatapos, ang Kingdom of Jesus Fellowship, o sino yung mga nakasama sa Chowking? Lumalakpak! Taga-Chowking. At pagkatapos ay napunta tayo sa Kamuning, di ba? Kamuning. Napunta tayo sa may Kamuning. Malapit sa headquarters. Sa may harahanas, harapan ng Q-Mart. EDSA, Q-Mart, pero headquarters dyan. Katabi yan. Dyan tayo. Nakagamit tayo riyan. Pagkatapos, lipa tayo ng EDSA Corner East Avenue. Yan, Norbertina Building. O, sino yung mga sa Kamuning? Sino yung nakasama sa Kamuning? Pumalang pa! Yan. Yung mga Norbertina Building. Yan, marami na yun. Marami na. No? At pagkatapos, dapat yung mga matatagal na talagang nanatili, medyo matagal-tagal, dapat bigyan mo ng regalo yun, ha? Sige, ilista natin, bigyan mo ng regalo. Ipasyal ko na lang kaya sa ano, itur ko na lang kaya sa ano, sa Maguindanao, sa Ampatuan Mansion. Pagkatapos ay
napunta tayo ng circle. Tama? Mahabang panahon tayo sa circle, Miss Bell. Kung saan-saan tayo umikot doon sa circle, hanggang natagalan tayo sa may seminar hall. Tama? O sino yung mga nasa circle? Mamalapas! Mas marami na yun. Thanks God. Hallelujah. Glory to God. At pagkatapos ay napunta tayo ng Mang Inasal. Tama? Mang Inasal. At from Inasal, napunta tayo rito. At ang panga, di ba, sa circle, medyo hirap-hirap ba yung buhay natin, di ba? Pero sabi ng Lord, pangako ng Diyos, pag-apak natin dito sa Anson building na ito, ang Kingdom of Jesus Fellowship ay payaman ng payaman ng payaman na. Kaya, lingkod ng Diyos, all, approximately 70,000 all, including sticks, wala pang chairs, kulang pa nga yun. Hindi ba kaya matluho yan? Hindi po. 50,000, hindi 7,000, hindi ba luho yan, lingkod ng Diyos? Hindi ba luho na tayo ay mabibili ng mamahaling keyboard, amplifiers, hindi ba luho yan? Hindi. Para sa Diyos, hindi tayo dapat manguripon. Lalo na kung tayo ay matagal na nagtiis, amen? At matagal na nagtiis si Lord at ang gamit ni Lord na walang ganyan. May tao pa mo ka rito. Glory to God. Sa purihin ang pangalan ng ating Panginoon, no? Ang alam ko po, tuloy-tuloy ang ating paimbulong paitaas. Amen! Alakpakan natin si Lord. Buksan nga. Praise God. Buksan nga natin saglit sa pakitype mo ngayong Isaiah 60. Hindi ko alam kung na-text ko sa inyo yan o na-ano sa kanya, pero Isaiah 60. Tingnan nga natin. Sa tingnan natin ha, ganda ng sinabi dito eh. Isaiah 60 ba yun? Or tingnan natin saglit lang ha, palakpakan natin saglit si Lord. May prophecy pa nga si Pastor Ramanji, no? Pagkatapos daw nito, ano ba yung prophecy mo, Pastor Ramanji? Sige nga, lapit ka nga rito saglit. Yan, alam mo si Pastor Ramanji, ano yan, taga-ibang church yan. Dinii yan ang pastora niya. Oo, yung pastora niya, kagandang babae. Talagang ano, beauty titanis yung pastora niya. Siguro doon niya nakuha yung pagiging panaayos na yung pasyonista. Yan. Talagang lapit ka rito. Eh, habang naglilingkod siya ron full time, yung isip niya nasa asawa, God's will. Dinii tuloy ng pastora niya. Nag-backslide tuloy. No? Ang nakikinig na lang ng radyo, tapos nananalangin siya sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka po ng totoong lingkod mo dito sa Kabiyaw Nueva Ecija. Tama? Sabi niya, Lord, ipadala mo si Dan Jonathan Sebastian. Ipadala mo sila Ronald Remy. Ipadala mo sila Dan Palais. Ipadala mo sila Brother Eddie sa Nueva Ecija. Magpadala ka ng totoong lingkod mo sa Nueva Ecija. Sabi ng Panginoon, matatanda na yung mga yan at medyo nag-uubod-ubod na. Padadalang kita ng medyo bata ng konti at iskwa ko sa kanila. Ako pinadala ng Panginoon. Ikaw yung ikwento mo nga saglit yun. Yung prayer mo na yun. Sige, isay natin yan, yung prayer mo na yun. Kasi meron po kaming ano, family devotion noon. So, nagkakaroon ako ng burden sa Nueva Ecija, kasama po ang Pampanga. So, ngayon po, sabi ko, Lord, bigyan mo, magpadala ka nga ng Linggo ng Diyos dito sa Nueva Ecija. Tapos, iniisip ko si Brother Eddie Villanueva. Tapos, ang meron pa po akong iniisip, mga kilala kong mga tao na kasi nang inaatinan ko noon. Pero, sa totoo po, nung ako po ay nandun sa dati kong church sa Muntinlupa, nagkaroon ako ng pangitain na hindi pa ako umalis doon sa church namin yon. Nakita ko na yung itsura ni Pastor Ricky. So, pero blurred siya. Maliit, pero naka-Amerikana siya. Siyempre po, guwapo na yun, guwapo na. Guwapo. So ngayon po, yun nga, nung nagpe-pray ako,
na talagang ano na yung spirit ko na mag, ano talaga, kasi ano na yung burden ko sa family ko, sa lugar namin sa Nueva Ecija. Kasama po, ewan ko, dalawa yung ano sa akin ng Lord, Nueva Ecija, Pampanga. And then yun nga po, nag-backslide nga ako na DA, isang araw, nilid ako ng Panginoon na, kasi everyday nga, nakikinig ako ng programa ni Brother Eddie Villanueva. Pero noong one time na yon, nilid ako ng Lord na huwag mong papatayin yung kasunod, pakinggan mo. So doon ko nga po na-meet ang lingkod ng Diyos, Pastor Ricardo Di Carillo, sa pamamagitan ng programang ito, ang sabi ng Panginoon. Ngayon, yun nga po, talagang tumusok yung mensahe hanggang sa narinig ko yung pag-invite sa Norbertina. Tapos, ang lakas sa akin, impact ng pag-inani, ano ko, Lord, umat-attend ba ako? Sabi na, Lord, umat-attend ka. Yun nga po, umat-attend ako, kasama ko ilan sa, mayroon ako nakasama mga pamilya ko. And then, talagang, iba na po yung dating ng kalooban ko, talagang, grabe na. Tapos, nag-invite uli ang lingkod ng Diyos, ang church na yun, kasi ano po yung convention, sa Santa Ana, Pampanga. 3 days po yata yung 4 days. So, tinanong ko na naman si Lord, Lord, a-attend po ba ako? Sabi ng Panginoon sa akin, umattend ka. At hindi ko lang talaga sinolo yung pag-attend, sinama ko po yung family ko, yung mga kababaryo ko po sa Santa Ana, Pampanga. At yun nga po, nagkaroon na po ng prophecy sa akin. Andito ang lingkod ng Diyos, ang distansya ko po, nandiyan po siguro lagpas ako sa may LRT na yan. Dala nung tinuro ako ng lingkod ng Diyos, Pastor Ricardo Di Carillo, ikaw na babae, taga Nueva Ecija, gagamitin ka ng malindi at ikaw ay isang propeta. Nung sinabi niya yun, mula doon sa kinalulugaran ko, namalayan ko ang sarili ko, nandun na ako sa harapan ng lingkod ng Diyos. Ganong katindi at kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Palapangan natin ang Panginoon. At habang nandun po ako sa harapan, ito po totoo talaga, habang nandun ako sa harapan at sa harap ng lingkod ng Diyos, hindi po ako nakatuntong sa pakiramdam ko, hindi ako nakatuntong sa lupa. Nakaangat po ako. Nang ibig sabihin ng Panginoon sa akin, nandun na po talaga yung lakas ng kapangyarihan talaga sa lingkod ng Diyos na ito. At sinabi sa akin ng Panginoon, siya ang gagamitin ko para sa iyo at sa iyong pamilya, sa lugar na hinihingi mong magpadala ako, siya na nga, siya ang mag-aangat, siya ang gagamitin ko para dalhin sa mataas na panawagan at dalhin sa pinakamataas. Ikaw at ang pamilya mo at ang lugar na nilagay na Nueva Ecija, kasama po ang Pampanga, yun po. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya ibig sabihin, kaya ganoon eh, no? Meron tayong, meron tayong mga hinihiling niya, si Brother Eddie, tsaka mga iba pa, no? Marahil yung mga ibang binanggit kong mga pangalan, marahil sa magi sa isip niya, no? Marahil hindi. Pero mas meriglas si Brother Eddie, tsaka iba pa. Pero ako pinadala ng Panginoon. Ganyan yun eh. At saka, yun na, doon sa iglesia na kinalalagay niya, na-DA siya, kasi inuuna niya, hindi si Lord, yung mapapangasawa eh. Pero pinala siya ng Lord sa kingdom. Sa kingdom siya nakapag-asawa. Amen! Napakanakan ng Panginoon siya po, right? Okay ba yung asawa mo? Okay. May prophecy ka pa na after dito, ano mangyayari? Magkakaroon tayo? Nung one time na matend po ako dito, taga nakita ko yung open vision, sabi sa akin ng Panginoon, pagkatapos nyo dito, bibigyan ko kayo ng sarili ng church building. Mm-hmm. You see, palakpakan natin si Lord. Pagkatapos na rito yun, ha? Mm-hmm. Ipin mo yun. Kaya ako, excited na po ako eh. Sige, salamat, Pastor Rabani. Palakpakan natin ng Lord. Sige. Ay, Isaiah 61. Asher, Isaiah 61 nga, saglit. Hindi pala Isaiah 60. Isaiah 61 nga, sa verse 2. Isaiah 61 verse 2. Type mo ngayon saglit. Palakpakan natin sa Lord saglit. Yan. Yan yung mga church history natin. No? Tsaka yung mga dinaanan natin. Yan, napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa buhay. No? Glory to God. Amen.
Kaya ang sarap, no? Yan, Isaiah 61 verse 2, anong sabi ganun? To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God to comfort all who mourn. No, tinatanong ko si Lord. Sabi ko, Lord, marami po akong mensahe na pwedeng i-preach. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, ano ang sa palagay mo na pwede mo i-preach? Ito yung binigay sa akin ng Lord. To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God to comfort all who mourn. It seems para sa akin ay pinapahayag sa akin ng Lord. Nakikinig pa ho ba tayo? Na itong darating na next year natin, ang favor ng Lord sa atin ay magpapatuloy. Ang fulfillment ng mga prophecy ay magyayari at magaganap. Kaya I am very excited, too much excited sa mga dakilang bagay na gagawin ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang Lord saglit. Ngayon, ilang araw na lang, New Year na, di ba? Marahil yung nanonood at nakikinig ngayon, dumating na yung New Year, no? Pagdating ng New Year, hindi ito ang old year, tama? Di ba? Tama po ba? Bago na ito. Amen. Kaya ang sabi ganoon, bagong taon ay magbagong buhay. Kaya ang ibig sabihin, dahil ito ay New Year na, no? Iwan na natin yung nakaraan, iwan na natin yung nakalipas. Iwan na po natin, mga minamahal. Isaiah 43, verse 18 hanggang 19. Tingnan natin. Meron ba? Isaiah 43, 18 to 19. At ang sabi ganoon, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. So, ibig sabihin, itong taong ito ay lilipas na. So, anumang mali nating buhay, mali nating pagkatao, mali nating gawin, iwan na po natin yan. Tama po ba? Bagong taon, magbagong buhay. Nang ibig sabihin, New Year, New Life. New Year, New Commitment. No? New commitment ito. Bagong buhay na, bagong commitment ito. Kaya tingnan mo yung buhay mo ngayon, dapat next year, hindi na ganyan. Tingnan mo yung commitment mo ngayon, dapat next year, hindi na ganyan yung commitment mo. Tama po ba? Ha? Diba, nadadagdagan ng panibagong taon? Tama po ba? Panibagong taon. Pag dumating ba yung New Year, nababawasan ba yung taon o nadadagdagan? Sabi nga nung nanay sa kanyang anak, anak, mabuti ba yung taon? Every New Year, nadadagdagan ng isang taon. Ikaw, hindi na makaalis sa grade 5. Sabi ko. Yung isa naman, sabi nung nanay, anak, every year, nadadagdagan yung taon. Pero ikaw, yung grade mo, 77, ano ngayon, dalawang panahon pa rin. At least masado, no? Dalawang panahon pa rin. So ano pong ibig tukuyin? Panibagong taon na naman ito, isang panibagong hambang na naman. May tao pa ho ba rito? Dito na po ako magwawakas. Panibagong taon. Hello? Tao po, tingin kayo sa akin, panibagong taon. Panibagong pagtaas ng bagong taon, tama? Tingin sa akin, tingin kayo sa akin lahat. Tingin na kayo sa akin lahat kasi magwawakas na ako eh. Kaya mo bang humakbang ng isang taon? Kaya mo bang humakbang ng pagbabago? Hello? Are you willing na umakbang pa ng isang mataas na pagbabago? Kung hindi ka pa nagbago, handa ka bang magbago? At kung nagbago ka na, gusto mo ba bang magbago? Humakbang ka ng mas mataas na commitment. Mataas na pananampalataya. Taasan mo. Taasan mo ang pagbabago. Taasan mo ang pagtaas. Taasan mo. Itaas mo ang sarili mo. Huwag kang manatili sa nakaraan. Huwag kang manatili sa nakalipas. No? Ano sabi sa Isaiah 43 verse 18? Tingnan natin, forget the former things. Do not dwell on the past. Kalimutan.
Bumabalik tayo sa nakalipas na karan, nadustos tayo. Ang manatili ay hindi kalooban ng Lord, at ang dumastos baba ay hindi kalooban ng Lord. Pabalik ay hindi kalooban ng Lord. Ang nais ng Diyos ay humakbang. Humakbang ng mas mataas. Amen po ba? Kaya bago tayo magungas, hamunin mo ang sarili mo. Simula sa oras na ito, isang hakbang mataas. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Habang tayong lahat ay nakatayo, huwag mo munang kausapin kalibat ka ng likod at harapan.